ating mahalaga ang oras ng ating Defense Secretary. So, nagpapasalamat tayo in behalf of the Defense Press Corps, Secretary Gazmin, sir. Pinabot namin ang pasasalamat at pinalakan yung aming request na kayo aming makaharap sa araw na ito sa ating Defense Security Forum. Magandang umaga po, at kung meron po kayong nais na ipahayag sa unang pangungusap, nasa inyong pagkakataon, sir. Good morning. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako ay natutuwa at naituloy na rin natin itong forum. This is the first of after launching many series. At saka itong kauna-unahan sa since na nag-cover po ako ng 76. Ngayon lang nagkaroon ng official DPC forum sa Campo Aguinaldo. Gusto ko kasi nakangiti parati si Donna. So magandang pagkakataon ito pag tayo mag-ugnayan at magkapalitan ng mga talakay ng mga issues. Maibigay namin yung mga relevant na pertinent informations which are necessary in your daily chores. Mm-hmm. So with that, siguro. Ang Secretary, ang issue sa lumulutang sa ngayon, ito pong talaga hanggang ngayon nasa mga diary pa rin, sa pahayagan, sa telebisyon, ang mga pangyayari po dyan sa Scarborough Shoal. Iba-iba ang mga lumalabas na mga balita, kaya ito pong isa sa aming objetivo na malinawang po ang lahat, na particular sa ating mga miyembro ng DPC. Ano ho ba ang katotohanan, sapagkat may nagsasabi na medyo hindi pa rin naais yung tension dyan sa Scarborough Shoal. So kayo lang po ang aming mahihingan ng karagdagang detalye tungkol po sa issue ito. Hanggang sa ngayon, meron pa rin tayong ang tension ay mataas pa rin dun sa Scarborough Shoal. Nandoon ang dalawang barko ng China, yung Chinese Maritime Surveillance Ship, 84 and 71. Meron din isang Chinese fishing vessel. Nandoon sa atin naman yung ating Coast Guard ship na 002. Yung meron tayong private ship na MY Sarangani na inauthorized ng Philippine Museum ng mag-conduct ng archaeological survey, at saka merong isang fishing vessel. As of now, may standoff pa rin tayo because pinaalis tayo, ayaw nating umalis, pinaalis natin sila, ayaw lang umalis. We're one in saying this is ours, but we're coming from different sides. So ano po ang command guidance ng ating Pangulo tungkol dito? Ang ating kwan ay tayo ay paglaban natin ang atin. Doon tayo sa lugar, hindi tayo alis. At ipagpapatuloy natin ang usapan between the Chinese authorities dito sa Pilipinas at saka yung ating Foreign Affairs Department. Mm. Victor Reyes ng Malaya. Hihingi ba tayo ng assistance sa US tungkol sa bagay na ito, sir? Sa mga bagay na ito, hindi natin kailangan humingi ng tulong sapagkat ito ay atin. Kung tutulong sila, kusa dapat silang tumulong. Hindi natin kailangan humingi sa kanila dahil atin lugar ito. Maliwanag na atin ito na kahit anong batas, tayo ay mananaig. Okay, one more. Magkakaroon ng epekto yan sapagkat hindi makaka mangisda yung ating mga mangingisda doon sa lugar na yon. When it, in fact, ating lugar yon. Pinaalis nga eh. Pinaalis tayo. Ayaw naman nating umalis sapagkat sa tingin natin, atin yan. Sambales area. Well, so far, wala pa naman dahil yung malalaking barko hindi pa naman apektuhan. No? Ito yung mga small fishing boats para naman itong apektado.
may mga tinatanggap pa tayo sumbong sa mga maliit na mga isla sa area na sila ay tinatakot ng mga Chinese fishing vessels? Well, napagsabihan sila na umalis sa area. There was, nag-flyby kahapon, nag-basing yung isang aeroplano kahapon. Ng China? Kahapon ng hapon, hindi lang natin ma-identify kung ano. Uh-huh. Pero we are certain that Chinese aircraft yung nag-basing kahapon. Okay. Question? Donna? Yung ating fishing vessel na nandun. Yung mga mangingisda. Tsaka yung, remember, yung ating yung MV Sarangani na nagka-conduct na archaeological survey ay nasa loob ng shoal. Nasa loob ng shoal. Ang report sa amin ay afternoon. We will have to get into specifics. Rene Acosta? Alam mo, para magkaroon ng kalutasan ito, itong dalawang partido dapat haharap sa isang National Husgado, yung National Court of Justice. Ayaw nilang sumama eh. Tayo lang ang nagpupursiging i-dali natin to sa korte. Sila, ayaw nila. Sabi nila kanila eh. But ang basis nila is the history, yung kanyang basis. Tayo, yung atin, may batas na nagkukuhan, nagde-declare na atin talaga yun. Based on the United Nations. Based on the UNCLOS. Nagbi-build up tayo ngayon ng ating mga kagamitan sa armed forces, yung capability upgrade na sinasabi natin. But this is not directed towards any country. This is not directed to China or any of the countries in the region. This is for our protection, to make sure that our laws are enforced and we are able to protect our territorial waters. Follow-up question, Joy Cantos. Epic Chief General De Llosa said that the nation is in the shadow over territorial dispute. Now, how can the government make a strong stance without jeopardizing the national security interest? Ang strong stand natin is we put this in the proper forum. Mag-file tayo ng diplomatic protest in the international community. Upang sa ganon, malaman ng buong mundo na kahit tayo ay maliit, pinaglalaban natin yung ating karapatan. Sir, yung mga some legislators said na dahil daw dominating bullet on China, sir, ma-reaffirm daw po natin yung alliance with the US is one way para itong hindi na tayo pagdiskitahan ng China, sir. Eh, ibig sabihin, hindi naman yata tama yung gano'n na parati na lang tayong umaasa sa ibang bansa. Kinakailangan natin tumayo on our own and tutulong yung kung tutulong, yung pusa ng tutulong sa atin. But I am sure in the interest, in their own interest, yung Amerikano, tutulong lang sila kung makaka-affect sa kanilang interest. Otherwise, tayo, we should not be relying on anyone. We should stand on our own. Mm-hmm. And right now, we are in the process of trying to diplomatically settle the issue. Mm-hmm. Are you optimistic, sir? We can reach that diplomatic solution?
I am very optimistic that we will reach a peaceful conclusion. Hindi naman, I'm sure China will not go to war because of this. Mm-hmm. We cannot afford a war at this time. From Solar TV, Lala ka muna. Well, as of now, hindi na natin makukuha yan. Nakaalis na eh. Nakaalis na yung walo. Yung, nung, yun yung una nating binord ng mga boarding teams ng BFP Gregorio del Pilar. No? But I guess that was one, that was an action to ease the tension somehow. Nung nakaalis sila, actually, hindi naman natin sila pinakawalan. Nakawala sila eh. Sa, because of darkness and because of the inability of our forces to monitor, they were able to get past to our guards. Mm-hmm. Excuse me, baka pwede natin i-off mo yung mga cellphone dyan sa area dahil yun na kaya nagkakaroon tayo ng feedback, nagkakaroon ng static, napipick up ng ating microphone. Okay. Ilayo lang yung sa microphone. Ilayo lang sa microphone siguro yung ano, yung kung hindi, kung... Well, that is a possibility, but we're trying to... go through a process so that it does not go to that level. Meron tayong diplomasyang ginagawa. Yung nakikipag-usap tayo. Tuloy-tuloy ang usapan. The Chinese authorities are willing to talk. We have been engaging them. It has been Secretary Del Rosario before he left for the United States. Now it's Under Secretary Basilio doing the talking with the ambassador of China. Uh-huh. So, Errol, may katanungan ka? Kung we filed several diplomatic protests in the past, may nangyari ho ba? What do you mean may nangyari? Hindi ba na-file natin? Yun ang nangyari. So, wala po. May solution ho ba dun sa... It has been recognized, I guess, by the proper authorities. So, sir, doon lang talaga tayo magre-rely sa mga diplomatic protests lang. Wala tayong ibang pwedeng gawin. Yun ang pinaka mahinahon na paraan upang sa ganun matapos natin ang problema. Other than that, will be hindi mahinahon yung action na yun. And we do not want to go into that. Okay. Back to you, Rene. I would not want to comment on that. Okay. Importante magkaroon ng trust and confidence. Dapat sincere yung pakikipag-usap ng isa't isa. Bawat panig should be sincere in the accomplishment of a peaceful solution. Otherwise, hindi tuloy-tuloy ang impasse nito kung hindi walang pagtitiwala ang isa't isa sa table. May usapan po na nag-background daw yung usapan ng DFA at saka ng Chinese Ambassador kahapon. May latest report pa kayo tinanggap na po doon, sir? Ang nabasa ko lang yun sa dyaryo. But I don't think it hindi background ang tawag doon. Dahil sabi ko, we're claiming the same thing but coming from different sides. Mm-hmm. No? But I'm sure this will be settled. Right now, nakita niyo si Jario, lumalabas yung kung bakit naging
kanila yung Scarborough Shoal. Mm-hmm. Sinasabi naman natin, based on the law, on based on UNCLOS, na nasa atin. Considering that it is only 124 nautical miles from our nearest point, which is a town in Zambales. Mm-hmm. May story po niya, noong 1994 daw, medyo napabayaan natin yung kalayaan noong 1994. Hindi na po sila ng ating mga naval ship at saka ng mga Coast Guard. Alam niyo, noong una kasi, noong tayo ay meron pang mga US bases dito, napapatrolan niya lahat yan. Mm-hmm. So that we were free. There was freedom everywhere. Nung umalis na yung Amerikano, hindi ko, dahil sa kakulangan ng ating mga gamit, at nakita naman nyo yung modernization program natin, hindi natupad yung 330-something billion in 15 years. 32 billion lang ang nakuha natin. Hmm. So, napag-iwanan tayo. So, maraming mga gaps. And ito ngayon ang naging resulta noon na papasyalan ng mga kapitbahay natin yung ating mga lugar, nakakapaglagay sila ng mga kumbaga sa lupa, muhon, mga markers na claim, they claim that these are theirs. Tayo, sapagkat wala tayong kakayahan sa mga bagay-bagay na ganito, hindi na natin na nakita. Nung makita natin, bigla na lang may structure. Balago na. Mahirap nang alisin. May palabas pa rin eh. Alam niyo, nung una, kanyan eh, nung unang panahon, meron tayong lighthouse. Tapos yan parang bombing site ng Amerikano nung sila ay may base pa rito. Parang Crow Valley. Mm-hmm. So, ibig sabihin, atin yan. Okay. Change of issue tayo. Pwede natin, sir. Meron mo ba kayo? Scarborough yung international name. Saan tawag natin yan? Panatag. Panatag. Locally, we always refer this to the area as Panatag. Ngayon, just like yung South China Sea, hindi South China Sea ang tawag natin. Ang tawag natin sa lugar na yan ay West Philippine Sea. But internationally, yun talaga ang pangalan. Mawawala yung navigator pag sinabi mong West Philippine Sea. Bago lang lumabas ito. Mm-hmm. Okay. Hindi naman hinabol. They were told to leave the area. Kanila daw eh. Pinalalo yung ating mga kanila daw mga isla. Oh. Galing Philippines siguro. Hindi ko alam kung saan galing yung kwan. Pero siyempre Pilipino eh. Yung Coast Guard nating nando doon. Okay. Change topic. Alexis, meron ka ba yung tatanong? Secretary, hindi po ba bad precedent yung nangyari kasi dahil nga hinarang ng Chinese vessels yung ating Navy men from apprehending yung fishermen? Hindi ba masamang precedent yung nangyari because we cannot enforce our maritime laws within our country? Say again. I didn't get it. Medyo laksan mo lang konti. Sige, sarang ng Chinese vessels yung ating Navy men from apprehending yung fishermen. Eh, hindi natin ma-enforce yung ating maritime laws sa ating bansa. Hindi naman hinarang. We were able to board the ship. Mm-hmm. We were able to get pictures of
the items that were taken by them, yung mga corals, yung giant clams, may live sharks. Ang kwan lang, hindi natin nakumpiska, but we were able to board. And we were able to enforce our laws by boarding the ship. Okay. Maliwanag na tayo sa unang issue natin yan. Meron ba kayong pahabol? Marami pa. Oh, may hindi si Secretary. Marami pa daw sa iyong kwento. Sir, di ba kung na-enforce natin yung batas natin, di ba dapat kinumpiska natin sila at hinuli sila? Hindi lang mag-board dun sa ship? Well, una, yung boarding na ganyan, makikita mo yung mga items na hindi dapat na kinukuha, nakuha na natin retrato. Yung second phase then will be getting them, confiscating them. Police work. And ibalik sa ating teritoryo. But remember, yung unang nag-board, Philippine Navy vessel. Walang police power. So, hindi yun ang angkop na ahensya na mag-enforce ng maritime laws. So, kaya tinawag yung Coast Guard. Dumating ang Coast Guard. Nung dumating ang Coast Guard, it was too late. Nakalabas na yung una, tatlo, then lima. So, hindi natin na... Hindi natin na-enforce. Tama yan. Hindi natin Nahuli yung Coast Guard dumating. Yung Philippine Navy ship was not really meant for that area. It was moving from Palawan, going to the western side or eastern side of Luzon. Because remember, di ba, may launching ng North Korean satellite. So, one of my instructions was to set, to put air and sea assets in the areas for humanitarian assistance kung when necessary. Sir, hindi pa pala natin malalaman kung hindi dahil doon sa no-core. Before that, kaya nga pumunta doon, dumanar doon yung barko natin kasi nakita ng Philippine Navy Islander which flew in the area on the 6th of April. 6 or 8? 6 yata. 8 April. 10 nung dumating yung BRP del Pilar. Sir, sa ngayon, sir, ano na lang ang meron doon? Yung ship natin o meron pang ano doon yung Chinese? Right now, ang nando doon, yung barko natin, yung Coast Guard natin, SARV-002, nando doon yung MY Sarangani, at saka merong isang fishing vessel. Sa on the Chinese side, merong isang fishing vessel at saka dalawang Chinese maritime surveillance ship. Sir, may Chinese ano pa? Yung tawag doon? Yung surveillance ship. Hindi, yung isa. Dalawang surveillance ship ng China at saka isang fishing vessel. Yung parang Coast Guard ng Chinese yun. Yung surveillance ship, dalawa. Ay, yung fishing vessel meron pa, sir. So ngayon, sir, pwede rin nating kumpiskahin o arrestahin yung mga nandun kasi nandun na ata yung Coast Guard natin. Yun nga ang nagiging kuha natin yun. May impasse nga eh. Wala na yung gamit. You know, any action that is more or less considered aggressive will escalate the tension. No? Right now, ang hinahabol natin, peaceful solution. Di tayo naghahanap ng away. Peaceful solution ang hinahabol natin. Last question, Erwin? Klaro, ko lang, sir. Peaceful solution po tayo, sir, kasi hindi natin talaga kaya sila, obviously. Ano bang gusto mong mangyari? Pag-uwayan yung dalawang bansa. Hindi, sir. Sinasabi natin, peaceful solution. Lahat ng paraan ginagawa natin upang sa ganun, ma-attain natin ito. So, hindi tayo magkaputukan, magputakan na lang tayo. Okay.
MY Sarangani, yung isa ito ay isang private yacht na kinumisyon ng Philippine Museum na mag-conduct na archaeological survey in the area. Ito ay may lamang siyam na Pranses na divers. Ito ay mga scientists. Survey. Sa surveying area. So, wala lang follow-up questions to sa issue niya? Ikaw, Victor, meron pa? Etong huli ngayon nandito. Nung nakawala na yung, umalis na yung walo, ito yung, so bago ito. Bago ito from the 8th. Kasi remember, nawala yung tatlo. Tapos nung nagdilim na, nawala pa uli yung lima. Natira dalawang surveillance ship ng Chinese. Tapos may dumating na isa na surveillance ship. Umalis yung isang surveillance ship. Tapos ngayon may pumasok din na fishing vessel ang Chinese. Bago lang din itong kuha na ito. Although pinagsasabihan nga sila na umalis muna sa area, nagawa ng meron pang sitwasyon na hindi kanais-nais. Okay. Wala na tayong question sa isyong yan. Pwede bang isang issue pa ang gusto ko kasi malaman yung tungkol sa peace talks ng MILF at ng CNN? Ano na ang latest nating tinatanggap dito, sir? Hindi pa ako nakikipag-ugnayan sa sa OPAP. May meeting nga kami tomorrow yata siguro, baka next week na natin pag-usapan. Maybe by then I can give you some details. So last three questions tayo. Yung ating mga acquisition at saka yung programa natin sa modernization and capability upgrade is not directed towards China. Ito ay upang sa ganun, ito maas yung capability natin to do our responsibilities and our duties in protecting our territorial areas, both land and sea. Oh, we're looking at acquiring radar systems natin. We're looking at acquiring ships, bigger ships, that will be able to protect and enforce the law. At saka yung air assets natin, yung long-range reconnaissance patrol, at, makakatulong din ito sa ating radar system para sa ganun na nakikita natin kung may papalapit sa ating territory. Yes. There are three issues actually, yung regional issues and then bilateral and defense issues, then economic cooperation. I'm sure this will be one of the subject matter. So, Kaibing, isa lang. Isa na lang po. Sir? Pasa po. Nasaan na po tayong stage dun sa modernization natin? Kumbaga, ilang percent na yung... Of the 138 projects na pina-approve natin, nasa about 49% to 50% na tayo for approval by July, no? Once this is approved, dadali natin to kay Presidente. Presidente pupunta sa Congress para ipakita for approval and then for enforcement. Satisfied. Pahabol si Alexis Romero. Within the year, makukuha natin. Yan ang sinabi niyang US government that we will be able to get it. Baka next quarter, makukuha na natin.
maganda siguro masakyan ko pabalik dito. May pag-asa ba, sir, na magkaroon tayo ng multi-role vessel ang Philippine Navy natin? Meron naman. We're looking at that. We're looking meron at that in our acquisition. So, Vic? Oh, siguro... That is being very optimistic. Let's be practical. From their point of view, kung sa interest nila, eh, siyempre, gagawa sila ng bagay upang sa ganun, matulungan tayo. Ngayon, kung hindi naman sa ikabubuti ng kanilang interest, I'm sure hindi sila kikilos. So, ang gagawin na lang is capability upgrade, mag-offer sila ng mga equipment that will be able to address these areas. Okay, bago tayo magtapos, hingan natin si Secretary Gazmin ang kanyang last words tungkol sa AAP Balikatan. Baka meron po kayo mensahe tungkol sa Balikatan na ngayon po yung sinimulang kahapon. Yeah, itong Balikatan natin na nag-umpisa kahapon, actually, is not directed towards any country. This is not an offshoot of the problem we are having in the South China Sea. Ito ay matagal lang prosesong pinag-uusapan at nagsimula noong April kahapon up to the 28th. We will be having high impact, high value exercises. Marami tayong civil military operations projects na mangyayari sa Palawan, yung mga paggawa ng mga classrooms at school building. Okay, sir. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong binigay na oras sa amin. At sa susunod sana, mayroong kasunod na ganito tayong talabitan. Maraming salamat.